Ang kwentong inyong matutunghayan ay base sa totoong karanasan na ibinahagi sa atin ng isang dalaga na itago na lang natin sa pangalang Hasmin. Minabuti namin isadula ito sa pamamaraang sinematiko para na rin sa mas dramatiko at mas malino ninyong pakikinig. Maraming salamat po at tunghayan ninyo ang nakapangingilabot na karanasan ni Hasmin. Unang araw ng bakasyon ko sa probinsya ng aking kaibigan. Nagpaalam ako rito upang bumili sa tindahan. Napadaan ako sa malaking bahay at ninakaw ang atensyon ko ng isang magandang babae na nakaupo sa sanga ng di kataasang puno na nakatanim sa loob ng bakuran nun. Minitian ako ng babae sa puno at kinawayan. Nahihiwagaan man ako, ginantihan ko siya ng kaway at ngiti. Ano ba naman ang babaeng yun? Atong pa sa taas ng puno nakaupo. Tanaw sa tindahan ang malaking bahay. Nagtanong ako sa tindera kung sinong babaeng yun. Sinong babae, Neng? Balik na tanong ng tindera. Tumuro ako. Hayun ho, oh. Sa taas ng po... Aba, wala na. Ang bilis naman. Neng, wala akong alam na babae sa bahay na yan kundi si Marlota. Pero siya'y 10 taon nang nawawala. Nagbalik na kaya siya? Ganun ho ba? Ano ho ba ang itsura nung Marlota? Napakaganda niya. Balingkinitan. Mahaba ang buhok. Ah, basta. Ang pinakapansining palatandaan sa kanya'y ang nunal na kambal sa gitna ng noo. Napalunok ako at nahiwagaan. Ganun-ganun ang description ng babae sa puno. Sabi ko sa sarili. Ano naman ang katakataka ron, Hasmin? Natatawa ang tanong ng aking kaibigan patapos kong ikwento ang tungkol kay Marlota. Anong malay natin kung nagbalik na sa kanyang asawa si Marlota? Dagdag pa niya. Sinong asawa, Roda? Ang painter na si Jake Madrigal. Namula nung wala si Marlota, nagmukmuk na sa malaking bahay na yun. Nag-iisip na napatango na lang ako. Ah, okay. Isang gabi, parang naglalaway ako sa manggang hilaw, Roda. Napatawa si Roda. Taig mo pang naglilihi, Hasmin. O baka naglilihi ka nga. Umamin ka. Hindi ah. Tun, kinaling Minda. May tinda. Tumayo ako. Bibili ako. Gusto mo samahan kita? Huwag na. Nasa tapat na ako ng malaking bahay na makarinig ng sit-sit. Psst, si Marlota ang sumit-sit. Nakaupo na naman siya sa sanga ng puno. Ako si Marlota. Nakangiting pakilala niya. Ang lamig ng boses niya. Sabi ko sa sarili. Ako naman si Hasmin. Pagkuway, pakilala ko rin sa kanya. Pinapasok ako ni Marlota sa bakuran nila. At nagpa-unlock naman ako. Ang mabuti pa kaya'y sa loob ng bahay tayo magkwentuhan. Aniya na pagkuway umaktong bababa sa puno. Inalalayan ko si Marlota at nagtaka ako. Ang gaan niya at ang lamig-lamig ng kamay. Sabi ko sa sarili. Sa maluwag na salas, itinuro ni Marlota sa akin ang Giant Plasma TV. Dito namin binubusog ni Jake ang aming mga mata sa panonood ng mga romantic love stories. Niyaya naman niya ako sa dining room. Dito naman namin binubusog ang aming mga tiyan. Aniya.
hanggang sa humantong kami sa magulo at nangangamoy na master's bedroom. At dito namin binubusog ng pag-ibig ang aming mga damdamin. Nahihiwagaan talaga ako sa babaeng ito. Bulong ko. Nang may mapuna ako, ang kubrikama, puro to yung dugo. Bulalas ko sa sarili. Nang biglang makarinig ako ng boses na isang lalaki mula sa aking likuran. Anong ginagawa mo rito, babae? Ang nalingunan ko, isang lalaking balbasarado at mahaba ang buhok. Matalima mga mata nito, tila purong galit ang laman ng dibdib. Ikaw ba ang painter na si Jake Madrigal? Husband ni Marlota? Oo. Pero hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Anong ginagawa mo rito? Hinanap na mga mata ko si Marlota, pero wala na ito. Ininyayahan ako ng misis mo, ni Marlota. Halatang nagulat si Jake, lalo na si tinanong ko. Nasaan nga pala siya? Baka may kinukuha lang saglit doon sa kanyang silid. Bisita ka pala ng misis ko. Halika't makapagkape man lang. Nakaramdam ako ng pagkailang. Salamat na lang. Aalis na ako. Pakisabi na lang sa misis mo. Pinigilan ako ni Jake. Aba, huwag ka muna umalis. Hahanapin ka ni Marlota. Tiyak na may kinukuha lang yon para ibigay sa'yo. Ganun yon kapag may bagong kaibigan. Napigilan ako ni Jake. Sa salas, nagmamalaking itinuro niya sa akin ng isang maganda at malaking painting. Look, that's my masterpiece. Buong paghanga kong pinagmasta ng painting. Painting ito ng puno sa labas? Buhay na buhay. Pero, teka, bakit Tree of Sin ang title? Namagitan ng katahimikan, kumulimlim ang mukha ni Jake Madrigal. Tumulo ang luha. Si Marlota. Itinuring ko siyang reyna. Minahal nang higit pa sa aking buhay. Pero ano ang ginanti niya? Bumangis ang mukha ni Jake. Pinagtaksilan niya ako. Ikinuwento ni Jake sa akin ang pangyayari noong gabing nahuli niya si Marlota na may katalik sa mismong silid nila ng pagmamahalan. Bakit po nagawa sa akin to, Marlota? Bakit? Nagkasan ang baril si Jake at itinutok sa kalagkuyang lalaki ng asawa. Sinuway mo ang ikasyam na utos ng Diyos, pare. Susuwayin ko naman ang ikalima. At umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Ginulpi ni Jake si Marlota hanggang sa panawa ng ulirat. Nang magkamalay ito ay nakakadena na sa kama. Hinintay lang talaga ni Jake na magkamali ang asawa para maramdaman nito ang walang kasing sakit na kamatayan. Umangil ang hawak nitong chainsaw. Nagmamakaawa si Marlota. Ikaw ang una nagtaksil, Jake. Nagawa ko lang magtaksil sa'yo. Dahil sa sobrang sama ng loob ko sa'yo, maawa ka. Pero hindi nakilala ni Jake ang salitang awa ng mga sandaling yun. Desidido na siyang ipalasap kay Marlota ang kamatayang kasing sakit ng pagyurak nito sa kanyang pagkalalaki. Nagkagutay-gutay ang katawan ni Marlota sa pangis ng mga pangil ng chainsaw. Kilabot na kilabot ako matapos kong marinig ang malagim na kwento ni Jake Madrigal.
si Marlota? Multo na lang niya ang... Parang demonyong gumisi si Jake. Iyong puno sa labas. Sa sinibulan nun, doon ko mismo ibinaon ng gabing yon ang bangkay ng taksil na si Marlota. Akin siya, kaya't hindi siya dapat mawalay sa aking piling. Ang kumpare kong Judas, itinapong ko siya sa malayong basurahan kung saan siya nararapat. Tila baliw na hinagod ng tingin ni Jake ang painting. Tree of Sin, ang obra maestrang hindi mapapantayan kailanman. Humakbang akong palabas. Hintay! Pigil sa akin ni Jake. May kinuha sa ilalim ng sofa si Jake. Chainsaw! Pakialamera ka! At isa kang babae, katulad ni Marlota. Galit ako sa mga babae. Makasalanan ang mga babae. Papatayin kita! Binuhay ni Jake ang chainsaw. Nanggagalit ang tunog nito. Tila handa na namang kumitim ng buhay. Napatili ako. Napaatras at napaupo sa sofa. Hinalihaw ako ni Jake ng chainsaw. Nakaiwas ako at ang sofa ang siyang nawakwak. Nagsisigaw na nagtatakbo ako palabas. Nasaklolohan ako ng mga tagaroong kalalakihan at naigupo nila si Jake. Ipinagtapat ko ang aking natuklasan. Hinukay ang puno at natagpuan nga roon ang mga labi ni Marlota. Nakulong si Jake. Pero hindi nagtagal at inilipat sa pagamutan ng mga baliw dahil sa walang inorasang pang-uusig daw ng multo ni Marlota. Multo man talaga yun ni Marlota o multo ng konsensya ni Jake ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay nagbayad na si Jake sa napakalaking kasalanang nagawa. Ilang taon na rin ang karanasan kong ito. Pero hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako kapag aking naaalala. Sadyang ang buhay ng tao ay parang isang kwentong likha lamang ng malilikot na imahinasyon ng mga manunulat. Hindi mo akalaing mangyayari, pero nangyayari pala.